DZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Patuloy pa rin tayo sa ating Women's Month series dito sa ating programa. At sa hapong ito, pagtutuunan natin ng pansin ang kahalagahan ng disenyo para mas maging kaakit-akit ang mga produkto, lalo na yung galing sa ating mga community-based enterprises. Kadalasan kasi, hindi ito masyadong binibigyan ng pansin dahil ang habol ng mga negosyante ay makatipid. Pero malalaman natin sa ating mga bisita sa hapong ito na mas nakakatulong sa negosyo ang dekalidad na design at packaging, lalo na kung ito ay makakalikasan at gumagamit ng mga local na material. Kaya samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang mga founders ng Eco Store na sina Chit Juan at Jeannie Havelosa. Ang Eco Design Lab ay isa sa mga corporate responsibility programs ng Eco Store, isang sustainable lifestyle store na itinayo ng tatlong kababaihan, sina Jeannie Havelosa, Chit Juan at Rina Francisco. Bilang isang social enterprise na nagnanais magdala ng mga natural at community-made fair trade products sa malalaking malls, naging mahalaga para sa Eco Store hindi lamang ang kalidad, ngunit pati na rin ang disenyo at visual appeal ng mga produktong dinadala sa kanila. Dahil na rin sa pangangailangan ng mga komunidad na kanilang tinutulungan, nagsimula silang magbigay ng mga workshops sa product planning, design at packaging para sa mga community-based enterprises, lalo na sa mga proyekto ng kababaihan. Di naglaon, inilunsad nila ang Eco Design Lab para tulungang maging kaakit-akit at makakalikasan ang mga pabalat ng produktong gawa mula sa marginalized communities. Ang Eco Design Lab ay isa ring culturally sensitive program na nagbibigay pansin sa mga katutubong may mga sining na unti-unting nawawala tulad ng Schools of Living Traditions na proyekto ng National Commission for Culture and the Arts. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa mga co-founders ng Eco Store na sina Chit Juan at Jeannie Havelosa. Kasama po natin ang mga co-founders ng Eco Store na sina Chit Juan at Jeannie Havelosa. Chit, Jeannie, welcome to Art to Art. Good afternoon. Good welcome afternoon. Back. Salamat, Lisa. Jeannie, you were here for our episode on National Artist, National Artist IP Santos. IP Santos, mm-hmm. Yes. So welcome back. Thank you. Okay, so nabanggit natin kanina na sa intro na tatlo kayo, the trio, yes. Okay, mga Tres Marias, founders of Eco Store, okay. The third founder is Rina Francisco. Francisco, that's right. So can you tell us the story behind Eco Store? Well, noong 2008, naisip naming tatlo, ano ba ang gusto nating gawin na magagamit natin ang ating kaalaman para makatulong sa marami, lalo na yung mga kababaihan na may mga produkto, pero wala silang lugar na kung saan nila ito pwede itinda. No? Pangalawa, ang aking dalawang partner, si Rina at saka si Jeannie, parehong may art background. Ako po yung walang art. So, sa negosyo, importante na kung wala ka, kailangan yung partner mo meron nun to complement. No? So, silang dalawa, sabi ko, anong pwede natin gawin? So, naisip namin, Eco, E is for environment, C is for community, H is for hope, and O is organization. So, sabi nila, uy, parang Eco, no? Kasi we want other organizations to help us, ganun. So sabi, but we're a store. Sabi ko, Eco Store. Yun. And ang gusto talaga namin, noong 2008, wala ka talagang pwedeng bilhan ng mga produkto na
gumagamit ng sarili nating mga yung mga likas sa atin, mm-hmm. no? And merong impluensya ng kultura. Kaya naman si Jeannie, mm-hmm. ang aming culture vulture, kung tawagin okay. namin. Dahil sa kanyang karanasan, mm-hmm. siya yung nagbibigay sa amin ng mga, o yan, tunay yan na lowland Christian. Ito, mm-hmm. manobo yan. Ito, mm-hmm. na Rina and I don't know that. What mm-hmm. we know is coffee. Mm-hmm. So, partner, ikaw na. Nung binuksan namin yung Echo Store, wala pa kasing store noon sa buong Metro Manila at sa Pilipinas mm-hmm. na nagbibigay ng market access. Mm-hmm. Yung parang yung store na yon naging lab. Mm-hmm. Echo Store became a lab na yung mga maliliit na mga producers mm-hmm. pwede makatrial mm-hmm. ng kanilang produkto doon sa store. Tapos mm-hmm. may feedback ng merkado. Mm-hmm. Noong unang grouping ng produkto na linagay namin doon sa shelves, sabi namin, grabe ang hindi ata maganda, sabi namin mm-hmm. ni Rina, kasi kulang na kulang sa design, mm-hmm. kulang sa mga hugis nila ng mga crafts, mm-hmm. yung mga produkto, hindi maganda yung mga logo at packaging. So, mm-hmm. doon kami ngayon nag-isip na kailangan gumawa ng isang programa na design-oriented. Mm-hmm. So, we started the Design Lab, mm-hmm. na ito ay nagiging parang start ng aming foundation na mm-hmm. direction, no? Mm-hmm. So, ang mga design lab na ito, nagtuturo kung ano klaseng produkto ang pwedeng gawin mm-hmm. sa merkado na mas angat. Meaning, mm-hmm. para sa national market, sa green, mm-hmm. Mga merkado na international, for example, at mm-hmm. hindi lang sa local market. Mm-hmm. So, iba kasi yung pagka-design doon, eh. Mm-hmm. At ang importante sa ganitong mga design mm-hmm. ay meron tayong kultura na linalagay mm-hmm. sa ating mga products, no? I see. So, doon nag-start okay. ang aming mga design lab mm-hmm. and trying to incorporate culture and mm-hmm. design into all our products. Mm-hmm. Pero nung una, balikan ko lang, mm-hmm. binabaril nila yung mga produkto. Ay! Hindi maganda! Sabi ko, hindi pwedeng ganyan lang. Okay. Having worked in NGO, sabi ko, pag bumaril ka, kailangan meron kang mungkahi or solusyon, mm-hmm. paano gagawing maganda? Mm-hmm. Paano nating tatanggapin? Mm-hmm. Hindi pwedeng baril lang ng baril, sabi ko. Oo nga naman. So, binigay ko sa kanila yung assignment, o sige, i-project nyo, how will we make it better? Kasi minsan, masarap mm-hmm. yung pagkain, masarap siya talaga, pero parang ayaw mong bilhin kasi hindi mo alam yung storya. Mm. So, minsan, ang nilalagay namin ay yung storya nung mm-hmm. gumawa. Mm-hmm. Second, chine-check namin kay Jeannie, pag ito ba, binalutan natin ng isang hobby, no? Mm-hmm. Sabawa, kape. Mm. Naman din lamang, pinag-uusapan na natin kanina ang kape. Mm-hmm. Sabawa, kape. Paano kung sasabihin na galing yan sa mga tiboli? Mm-hmm. Paano kung sasabihin sa na galing yan sa sulu? Mm-hmm. Hindi pwedeng yung galing sa sulu, ang suot niya ay yakan. Mm-hmm. Mali daw yun. Mm-hmm. Hindi pwedeng basta galing sa Baguio, mm-hmm. ang suot ay hindi pala igurot. Mm-hmm. Diba? So, chine-check yun sa amin ni Culture Vulture. At okay. ang nakita namin doon is that a lot of yung mga community gusto namang ilagay yung kultura. Hindi mm-hmm. lang nila alam kung paano. Mm-hmm. Gusto nilang masabi yung kanilang mga story mm-hmm. at kung sino gumawa. Mm-hmm. Especially ng mga likhang kamay mm-hmm. na artisan, tawag nila ngayon artisan crafts, nawawala na to kasi ngayon sa merkado. Mm-hmm. Pero napaka-importante na suportahin natin to, either ang mga gumagawa ay tutulungan mm-hmm. or tayo na bumibili ay kailangan bumili ng gawang kamay. Mm-hmm. Kasi ngayon, ang gawang kamay ay mas mahal. Mm-hmm. Kasi nang doon yung diwa ng mm-hmm. kultura, yung nang doon yung espiritu ng tao na gumagawa sa kanyang kamay, yung likhang kamay. Mm-hmm. So, ang pinag-isipan namin na kailangan meron kaming pagkaiba. At ito yung mga sa kape namin ay may GI or hindi lang sa kape, pero sa aming mga food products, mm-hmm. tinitingnan namin yung geographic indicators mm-hmm. at kung talaga saan. Kung nandoon yan, ano ba yung kultura sa locality na yon? Mm-hmm. Pwede ba natin ilagay yan sa story? Pwede ba natin ilagay sa packaging? Mm-hmm. Ang packaging ba natin ay pwede bang maging siyang kakarga ng cultural education? Okay. Para pag ikaw ay balikbayan at bibili mo yung produkto na to, mm-hmm. pag binigay mo to sa kaibigan mo abroad, mm-hmm. meron siyang story mm-hmm. tungkol sa kulturang Pilipino, kung saan galing yung produkto na yan. For example, yung grupo natin ng mga coffees. Yes. Yung coffee namin, ang kanyang, yung unang version namin nun, kung galing siya sa Visayas, mm-hmm. ang suot niya ay parang patadyong. Mm-hmm.
na tela, no? Mm-hmm. Yung galing sa Mindanao would reflect naman kung ano yung tribo or ano yung IP o cultural community na pinanggagalingan noon. Mm-hmm. So, kape pa lang yan. Mm-hmm. Meron pa tayong tsokolate or kakao. Meron tayong chips. Bigas. Mm-hmm. Meron tayong mga kamote chips, no? Mm-hmm. Pati bigas ngayon, nilalagyan namin ng kung saan ang galing. Yes. Ito ba'y Ifugao? Kung sa Ifugao, sa ang sitio? Which is sa ating mga trending nga, kung sinasabi yung trending, food trends, nilalagay ang traceability. Malalaman mo ba, ang tawag doon, tinutuntun kung saan nanggagaling talaga yung produkto. Importante kasi yan sa trends ngayon dahil sa food security, number one. Tapos ngayon, napaka-global, di ba? Minsan hindi mo alam saan galing yung pagkain, ang mga ingredients. By this kind of a packaging, na identification ng mga produkto kung saan galing, yung traceability, nabibigyan mo yung tao ng pagka-personal na relationship sa pagkain niya or sa kung anumang binibili niya. So kung sa pagkain, ito ay ang traceability of the geographic indicator kung saan manggagaling. Doon naman sa mga non-food items, yung ating mga crafts and textile, it's artisan, it's handmade. And as much as possible, tinitingnan namin kung pwede ba yung natural materials ay galing sa area. Kasi isang problema nakikita namin ngayon na challenge na kailangan i-innovate sa aming mga design development programs ay yung ating mga tribo na naggumagamit ng plastic. Ang mga beads ay ganda, no? Pero yung plastic na ito ay galing sa China. So, ang nagbibigay tayo ng pera natin sa China na tayo naman ay gawa lang ng gawa. Na kung ilalabas natin ito sa ibang bansa, hindi natin matalagang masabing made in the Philippines. Kasi tapos kailangan... Tapos yung sa tela naman, minsan walang cotton. Ang ginagamit, polyester. Galing China din. Or saan man. Sa manggagawa, hindi nila alam na, ay, hindi pala maganda na ganun. Dapat ho yung talagang natural na inyo. So, go back to yung mga natural na dyes, no? Kala nila, pag may fuchsia, it's cool. Hindi, dapat yung, talagang sa inyo, yung kulay brown ng bark, yung kulay blue na indigo, mga natural colors, kung tawagin, no? Na yung pinitpit na luya becomes yellow. No? So, nagko-cross-fertilize ngayon ang nangyayari sa mga produkto ng farmers na food products, luyang dilaw. Ay pwede rin pala sa non-food. So ngayon, tinitingnan namin kasi yung ngayon, gamit, ang yung gamit na pwedeng i-mix natin na sariling atin. Importante yun. Ang isang challenging rin ay kasi ang lahat ng ating mga indigenous peoples merong sariling motif at sariling story. No? Na minsan, ang mga nag-i-export na mga tao, mga traders, sasabihin nila, oh, itong gusto ng merkado ngayon, palitan mo yung green na yan at gawin mo siya ng pink. At kailangan fuchsia. Pero wala naman yun sa kultura ng ating mga tao. No? So, hindi nila nakukuha yung kwan, yung orders, at kailangan nila livelihood. So, yung aming direction ngayon sa mga textile natin at sa specific sa ating indigenous communities ay tingnan natin yung mga motifs na pwedeng cultural preservation level, pero merong motifs na pwede nating i-lifestyle. So, dito kami ngayon magpa-product dev. Gagawa ng kind of codification. Yun ang next step namin kasama ng National Commission for Culture and the Arts na i-codify natin yung mga motifs of each tribe na pwedeng doon lang siya sa cultural heritage. And let us preserve this for levels of museum. But we come on a different level na, oh, ito pala, pwede siya para sa pillows, di ba, or t-shirt. Kasi nga, ang nakakatuwa minsan ang ating mga designer, biglang gagawa ng ang ganda-gandang pillow, pero ritual blanket pala yun, pang patay. So parang lalagay mo yun sa bed mo, di ba? Parang hindi naman maganda. Or yung pisyabit ng sulu. Oo, yung hindi pisyabit. Hindi pala yung pwedeng gawin na parang chinelas, kasi parang
inaapakan mo. Tapos ang iba gumagawa pa ng mga sandal-sandal na ginagamit yung ganung textile. Mali eh. So, ang galing kasi parang you're educating not just the manufacturer but also the buyer. Yung buong supply chain. Yung buong supply chain. Ine-educate ninyo. At kami na-educate. Na-educate din kayo. Yes. O sige, so marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa Eco Design Lab kasama sina Jeannie Javelosa at Chint Juan. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, magsasama-sama ang tatlong pinakamagagaling na church choir sa Pilipinas. Ang Imusa Capella Chamber Choir, Novo Concertante Manila at Kammer Corps Manila sa pagtatanghal ng Glorificamus Te, isang pagdiriwang ng choral music sa March 28 alas 7 ng gabi sa Cultural Center of the Philippines. Ang CCP ay matatagpuan sa Ross Boulevard, Pasay City. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World at 891-9999. Sa teatro, inihahandog ng Repertory Philippines ang award-winning stage play na pinamagatang 4,000 Miles. Matapos magbukas nitong March 13, patuloy itong mapapanood sa March 20, 21, March 22, 27, March 28 at March 29 sa Onstage Theater Greenbelt 1, Second Level Greenbelt 1, Paseo de Rojas, Ayala Center, Makati. Ang 4,000 Miles ay tungkol sa isang lalaking edad 21 na kinakailangang tumira sa apartment na kanyang lolang edad 91. Makikita sa dula kung paano makikibagay sa isa't isa ang dalawang magkaibang personalidad na ito sa loob ng isang buwan. Gumaganap sa pangunahing papel sina Baby Baredo at Jeff Flores sa direksyon ni Bart Gingona. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Sa sining biswal, magbubukas ang exhibit na pinamagatang Ronald Ventura, Big and Small, Joel Mendez, MD Collection sa Ayala Museum sa March 17. Tampok dito ang mga pinakaunang obra ni Ventura na itinuturing na isa sa pinakamahalagang Pilipinong contemporary artist ngayon. Ang painting ni Ventura na Gray Ground ay nabili sa halagang $1.1 million sa isang auction sa Hong Kong noong 2011. Makikita ang exhibit hanggang April 26. Matatagpuan ng Ayala Museum sa Makati Avenue Corner, De La Rosa Street, Ayala Center, Makati City. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa exhibit, tumawag sa 759-8288 Local 29 o mag-email sa marketing@ayalamuseum.org. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang dalawa sa tatlong founders ng Eco Store na sina Jeannie Javelosa at Chit Juan. Okay, before we broke for commercial, we were talking about basically the whole mission and vision of Eco Store na talagang educating the whole supply chain, no? What about yung narinig namin na ang suppliers mainly ang tinutulungan ng mga suppliers ng Eco Store ay mga kababaihan. Ano ang papel ng mga kababaihan dito? Syempre, it's National Women's Month. Okay. Na, so let's focus on that. Let me try to subukan kong umpisahan sa kape. Mm-hmm. Okay. Ang kape, more than 60% ng mga nagfa-farm ng kape or nagsasaka ng kape ay kababaihan. Pero sa ibang lugar kung saan na ibang bayan, ibang country na may kape, yung mga kababaihan hindi nila nakukuha yung pera. Mm-hmm. Sila lang ang tigahango pero iba'y nagbebenta. Mm-hmm. So, minabuti namin na alamin rin dito sa Pilipinas, ganyan rin ba nangyayari? Siyempre, matatapang ang mga kababaihan natin. Mm. But really, maraming kababaihan na nandun sa pagsasaka ng kape, kakao, bigas. Mm-hmm. Weaving also. Lahat ng weaving. Pati yung non-food. No? So, meron tayong food and non-food. Mm-hmm. So, sino ba naghahabi? Kababaihan. Mm-hmm. Siguro ang gumagawa ng loom, yung mga lalaki, pero in the end, yung talagang gumagawa ng paghahabi ay kababaihan. So sabi namin,
unang-una na ma-marginalize kasi hindi naman sila pwede sa government bidding, wala silang pangpondo, mga ganon. Karamihan ng kababaihan, sila ay naiiwan sa bahay dahil inaalagaan pa ang mga anak. Mm. So, hindi rin sila pwede magtrabaho sa mga pabrika. Mm. Karamihan ng kanilang mga hanap buhay ay part-time sa mga bahay, ganyan. Mm-hmm. So, sabi namin, kailangan nating tulungan itong mga women-led or women-owned enterprises. Mm-hmm. Kasi pag ang isang enterprise, babae yung nag-head, no? Mm-hmm. Minsan wala siyang panahon na magbasa ng ibang mga opportunity, mm-hmm. kung saan mailalagak ang kanyang mga produkto. Mm-hmm. So sabi namin, tatlo na naman tayong kababaihan, mm-hmm. why don't we help all these women producers? Mm-hmm. So hindi naman namin minamarginalize ang mga lalaki, pero yung mga kababaihan, kulang sila sa oras. Mm-hmm. Kulang sila sa access to information, knowledge. Meron bang merkado dyan? May bibili ba nito? Mm-hmm. So doon namin naisipan, alam mo, yung angle ng pagtulong natin sa kababaihan, hindi lang pala dito sa atin. Mm-hmm. Nagpunta kami ni Jeannie sa China, sa Mexico. In fact, merong isang international organization, ang ginagawa lang maghanap ng mga negosyo na ang nag-head kababaihan. At tinutulungan lahat to para market access. Okay. So, because of that, malaki ang naging aming role, no? Doon sa isang project na kung tawagin ay Great Women. Pinatawag kami ng Philippine Commission on Women, Canadian International Development Authority, at sabi, Eco Store, ano ba pwede niyong gawin dito sa mga women groups namin? Doon naman namin inumpisahan yung brand na kung tawagin namin ay Great Women. At yan naman ay explain sa iyo ng aming ECOSI president. Okay. Siya ang, yung foundation namin. Yung may hirap gawin siya gumagawa. So, obvious, di ba? All the way to the ground. So, seg naman tayo ngayon. Ayan. So, may foundation kami na non-profit kasi sabi namin, mahirap ata itong tumulong in a social enterprise kasi medyo na-confuse kami doon after first couple of months kasi nga tulong kami ng tulong. Paano tayo bebenta, di ba? So, naging, let's be clear about this. Yung social enterprise ay bebenta, kailangan... Ako yun. Yun, sila yun, okay? Yung foundation ngayon, kailangan mag-develop at tumulong. So, gumawa kami ng foundation called ECOSI, which means empowering communities with hope and opportunities through sustainable initiatives. Dahil dito, medyo ang daming 10 letter words pero yung ganun yung meaning ay ang meaning talaga ay Brinanda lang namin ECOSI. ECOSI. Okay. At si Jeannie, yaman din lamang siya na yung culture vulture, tsaka siya yung pinaka-least na hindi nag-iisip na mga negosyo lamang, which is siguro sa amin naman, retail lang. Siya naman yung nagbibigay buhay dun sa Great Women Project. Oo, so yung Great Women, may meaning na naman yon. O, 10 letters na naman to, no? Okay. Gender Responsive Economic Action for the Transformation of Women. In other words? Great. In other words, tinutulungan namin yung mga kababaihan to be economically empowered. May livelihood dapat, marunong pumunta sa merkado. Para hindi maabuso rin. Oo, yes. Diba? Kasi sabi namin, sa aming kaalaman, ang domestic abuse at ang trafficking, halimbawa, ang cost naman niyan kasi yung wala babae, siyang pera. Wala siyang pera, diba? Umaasa siya sa, di ba? So, na, yun nga, sabi namin, siguro matutulungan natin, hindi naman sa protesta, kung hindi sa empowering them with something like, alam mo, ang sasarap ng produkto. Walang brand. After that, sa ground, we brought in together yung lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gusto namang tumulong. Pero, kung ginagawa lang nila yung kanilang mga sariling kailangan gawin. Ang daming gaps eh. Doon kami pumasok para naging needle. Okay. So, linagay namin lahat sila magsabay-sabay. At ano yung kulang dito, gawin natin. Hawakan natin yung mga kamay ng ating mga kababaihan. At iangat yung produkto together. Huwag natin sila iwan. So, ginamit namin ngayon yung brand na Great Women. So, ito ngayon ay nasa second phase. For the next 6 years, yung programa na ito, we'll expand talaga, no, around the country na magiging mas focused yung aming development ng products. No? Siguro sample lang ko lang, Jeannie, yung Great Women. For example, yung sa first phase namin, mani. Di ba napakasimple? Mani. Ang dami namang gumagawa ng mani. Ang ginawa namin,
In-interview namin yung gumagawa ng mani. She's from Iloilo. At sabi namin, ano ba yung kaibahan ng mani? Wala ho tong MSG. Uy, ang galing. Native. Native ho tong mani. Hindi galing kung saan-saan. Oo. Native talaga. Ano pa ginagawa mo? Ito lang ho, mani. O sige, dito ngayon kami pumapasok. Gumawa ka ng spicy mani, garlic mani, sweet mani, at gumawa ka ng peanut butter. Nag-variants kami. Iba-ibang klase. Lahat siya may tatak na great women. Sabi niya, ganun lang ho, ma'am. Ganun. Tapos nilagay namin sa Echo Store. Mm. Meron kasi kailangan yung mga community natin na hindi nila kayang gawin. At ito yung branding. Mm. So, para yung pupunta kang party, di ba? Mm. O pupunta kang isang team building. Mm-hmm. Dapat lahat kayo may t-shirt na pare-pareho para alam nyo, pareho kayong team. Mm. Tapos maglalaro na kayo, di ba? Mm. Parang ganun yung platform ng Great Women. Na yung brand na yan, binibihisan namin dahil sila ay nakaangat dahil sa levels ng product development, okay, sa pagtuturo ng costing, sa pagtuturo ng ano ba yung kailangan mo ilagay dyan na magiging bago yung lasa. Mm. So may proseso siya. Proseso bago siya makagamit ng Great Women. Mm. Or bago siya makapasok sa aming buong platform na talagang iaangat namin slowly. Okay. Pero after itong mani, tinulungan lang namin, ilagay lang namin sa tindahan. Okay. But after that, yung ibang mga LGU nila, nagising. Mm. Uy! Meron ka na pala niya. O sige, bibigyan na kita ng peanut roaster. Naging empowered na empowered yung mga kababaihan. So nalaman ng mga LGUs rin, ibang ahensya na, bakit may tumutulong dito? Siguro promising. Mm. Diba? So meron kaming inangat rin na tabanan talangka. Oo. Ako, masarap yun. Oo. Meron pang isa, ang gusto niyang ibenta, wine. Uh-huh. Sabi namin, ang wine galing sa grapes. Medyo mahirap yatang yung lipote, which is a blackberry na local. Yeah. Sasabihin mo sa mga international, wine to. Mm-hmm. Sabi ni Rina, kasi siya yung foodie, gawin mo kayang gourmet vinegar. Oo, sa maliliit na samplers. Alam mo, it flew as the gourmet shelves. Vinegar. Pareho naman yung presyo. Iniba lang yung tawag. At liniit namin para mas mabilis ang pricing mas less, no? Mm-hmm. Kasi tapos, dati ganyang kalalaki yung bote niya. Sabi ko, sino bibiling? Tsaka pag trial, sabi ko, maliit muna. Lang. Pag nasubukan, bibili ng malaki. Yung isang binibigay namin, I think, sa lahat ng mga community groups ay yung information at understanding ng ibang klaseng merkado. Mm. Kasi alam lang nila yung doon sa grocery nila, sa kanilang local market, sa local probinsya. Mm-mm. Hindi nila alam na meron palang bagong trend sa international. Mm-hmm. Doon ngayon ang Echo Store pumapasok na sasabihin, kailangan walang sugar, yung ating ginger tea, kasi masyadong maraming diabetes ngayon sa Manila, so gusto nila walang sugar. Mm-hmm. Mga ganun. Mm-hmm. Yung design na yan, pag kayo gumagawa ng textile, huwag na lang kayo pumasok sa fashion. Mm-hmm. Kasi ang fashion, napakabilis ng turnover, di ba? So, yung mga ganong klase, ginagano namin ang information para rin matutunan nila kung bakit ganito yung product dev namin. Okay. No? Okay. I think merong wisdom kasi sa universal branding. Mm-hmm. Kasi doon na lang dapat yung mga community natin mag-focus sa kanilang galing sa produkto. Mm-hmm. Yung pagkabihis, pagkadala sa market, yun ang ibang groups ngayon na nagtumutulong, kagaya ng ibang mga retailers, kasi ngayon, in-expand na namin yung programa in that the Ecosi Foundation is aligned with other groups. Mm-hmm. So for example, yung coffee, hindi lang ngayon sa Echo Store, pero umaakyat rin yan sa corporates, yung ibang mga multinationals, for example. Nagkakapag-supply ang mga women-led enterprises sa mga malalaking kumpanya, mga Accenture, mga so, ganyan. So, ibang merkado na naman yan, di ba? And I think ang maganda nating sabihin is, hindi lang po kami sa Manila. Meron na pong Echo Store sa Cebu na magbubukas ng March 17. Wow. Meron na kaming Echo Store sa Davao na bukas since last May. Okay. So, pwede niyong makita yung aming tindahan na Echo Store para maintindihan nyo ano ba yung ginagawa nitong dalawa na to sa mani, sa kakao, sa kape. Actually, bago tayo mawala ng panahon, why don't we invite the listeners and the televiewers na tumangkilik sa Echo Store. Saan kayo mahahanap? And if you have, I mean, I'm sure maraming nakikinig ngayon na gustong mag-supply or gustong mag-partner with Ecosi Foundation and Echo Store. So,
How do we get in touch with you? Siyempre po, lahat naman tayo nagfe-Facebook. So, nasa Facebook po kami. Nasa pwede Twitter. Kayong, pwede kayong mag-private message doon. Nasa Instagram rin kami. Basta Echo Store lang ho, E-C-H-O, ha? Huwag niyong kakalimutan yung H because that's the hope. Yun. Okay. So, nasa Facebook po tayo, nasa Twitter din, and Instagram. And meron kaming website, echostore.ph. At doon makikita niyo yung mga programa, mga video namin. At meron rin kaming online store. Doon sa mga medyo mas malayo sa mga branch namin, which is Serendra, Podium Mall. Meron kami sa Makati, Salcedo Village, Centris, Quezon City, Cebu, Davao. Tapos doon sa online store namin, pwede rin kayong bumili. At kung hindi nakalista, i-request nyo lang. Wow. And we can deliver it to Surigao, Antipolo, at kung saan nyo gusto. Yung mga foundation programs naman, meron rin kaming ecosi.org.ph na website. So lahat ng mga programa ay nandoon. Meron rin kami Facebook kung gusto nilang tumingin either Great Women or under ECOSI Foundation. We also have a parang blog yung mga kinikwento na mga ginagawa namin behind the scenes. econewspost.com. Lahat yan may ECHO. econewspost.com. And ang importante kung gusto nilang magiging part ng programa, kailangan ho grupo sila. Okay. Hindi namin mapuntahan isang babae lang. Hindi yung pwede kasi kailangan kasama sa programa. Yeah. So either align sila sa LGU, align sa Women's Cooperative, at pwede rin tumawag sa Philippine Commission for Women para paano natin i-align to, no? Yeah. Maraming ways. Pero hindi lang kayo exclusive for women. Pwede din pumasok ang mga lalaki. We have farmers. Right? We're working with the Department of Agrarian Reform, the DAR programs also. So, ang farmers naman, tinitingnan namin na kailangan green at sustainable ang mga value chain. And it just so happens, yung kababaihan, ganun din, green, pero importante rin na it's specific to helping them with all the business, enterprise, and design product development. Okay, yeah. Well, maraming salamat, Jeannie and Chit. From now on, iba nang tingin ko sa echo. With an H na. With Hope. An H. Okay. Thank of course, you. More power to you. Thank you to Echo Store and the ECOSI Foundation. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.